Okay na. Mapagpaalam na tayo sa Barangay Hall. Nagsimula ang paglalakbay naming ito sa Sorsogon Province ng Bicol Region para makasama ngayong Pasko at Bagong Taon ang aming pamilya sa Rizal Province. Gaya ng nakagawian namin, di namin minamadali ang biyahe at marami kaming stopover para na rin ma-explore ang ganda ng Pilipinas. Katulad na lang sa episode na to, kung saan nakahanap tayo ng spot para makapag-overnight car camping. Mula sa matataas na bundok hanggang sa kasulok-sulukang gubat, ultimate dream namin na ma-document ang amazing landscapes at incredible wildlife dito sa Pilipinas. Ako si Dennis. At ako naman si Celine. Kasama ng aming mobile home na si Eli the Camper Van, kikilalanin at susubukan naming tunghayan ang lahat ng magic na meron tayo. Ito ang aming mga adventures. Hello, hello! Welcome back to the channel. So, nandito tayo ngayon sa Quezon. 1 hour drive to mula dun sa Bicol and Quezon boundary, kung saan yung last episode natin. Nagustuhan namin dito sa spot natin ngayon. Ito ay tinatawag na La Laguna Marshland and Bird Sanctuary. Palipad tayo ng drone habang may liwanag pa. 4:30 na ng hapon. Wetlands tulad ng La Laguna Marsh ay important ecosystems. Kahit na about 1% lang ang wetlands sa buong mundo, they capture 20% of all carbon dioxide absorbed by all ecosystems worldwide. Bukod pa dito, nai-improve din ng marshlands ang water quality by filtering pollutants and sediments. Nakakapag-stabilize din sila ng shorelines, nakakapag-protect during storm surges, at nagsisilbing breeding and feeding grounds ng ilang organisms tulad ng mga ibon at isda. May kalsada pa dito pero underwater na siya. So, meron doon tambayan sa gitna. Parang astig picture na itong mga puno na to. Ganda ng sunset. Parang dito yung tagpuan ng mga magjojowa dito sa lugar. So, nahanap namin itong lugar na to. Google lang. May nakita kami, marshland, tas bird sanctuary, astig. So, tuwing umaga daw, marami dito. And ayun, kanina na picturean, na videoan natin yung flock ng egret yata yun. Astig. Tapos meron pong picture na may rainbow kanina dyan. Astig yun. Sakto. Astig. Ganda ng liwanag ngayon. Okay, what a day. So kakasimula pa lang ng video na to pero parang ang dami na parang napagod na kami. Pero kasi continuation to nung last episode natin kung saan inexplore natin yung Malatap Falls sa Camarines Norte. At yun, grabe, buti na habol pa natin yung sunset kanina. So yun, nag-iinit namin ng ating dinner.
Ano nga to? Ginatang kalabasa tsaka sigarilyas. Merenda muna tayo habang naghihintay dito sa dinner na to. Kakabukas lang. Steak, oh. Pambata. Ba't yan? Di ba pambata yan? So, pwede sa akin to kasi nga, tinanggal ko lang sa diet ko ay karne. Kumakain pa ako ng mga dairies sa fish. To, ang hedentally vegan. Jacker na seaweed flavor. Katapos magmerienda, dinner naman. Kain na kain. Mainit na yung ininit nating dinner. Pag-ugas na tayo ng pinggan, tapos nakapaghilamos na, ready to sleep na. Yes. Maaga na naman matutulog. Maaga matutulog at maagang magigising bukas. 5 a.m. tayo gising bukas. Para, ayan, abangan natin mga birds. Good night! Good morning dito sa La Laguna Marshland Bird Sanctuary. Yan. Sarap ng tulog namin. Mahaba-haba. At ito, ganda ng sunrise ngayon. Gising na rin yung mga ibon. Pero limited lang yung reach natin. Mas na-utilize natin yung pagda-drone dito kesa sa pag-bird photography ni Celine. Kasi nga, malayo siya. Bird watching lang. Bird watching lang talaga. Madaming ibon. Mahirap nga lang makita sa drone kasi hindi mo malalapitan yung mga ibon. Okay, solve na kami dun sa pagpapalipad natin ng drone at pag-bird watching. For now, kailangan natin mag-breakfast pero may naisip kami kung saan tayo mag-breakfast. Mag-aayos na tayo ng gamit sa loob ni Eli para yung driver seat at passenger seat ay maluwag na kasi nandun yung mga ibang gamit natin. Let's go! Stop muna tayo dito sa may barangay hall. Magla-log out muna si Dennis kasi yun yung bilin sa kanya ng mga taga-barangay kahapon nung nagpaalam kami. Yun na siya! Hello! Okay na! We are out! Out to the road! Yes! Here's to the broken man who stood in ward when he heard you can't. Cause it shows me that faith is more than sight.
lost, fighting through the wars we lost, looking for the day when we have won. Okay, nandito na tayo sa Atimonan Zigzag Park. Yan, pagpahingayin muna natin si Eli, medyo tumaas ng kalahati yung temperature niya kasi nga pataas to. Pero okay na din kasi pwede tayo gumamit ng restroom dito at parang may trail din dito ah. Tingnan natin yung labas. Salamat sa kape. Turon. Oh, turon. Wow. So, ito na yung almusal natin. Okay, on the road na ulit tayo. Puntaan natin ang isang vegan restaurant dito sa Lucena, Quezon para doon tayo makapag-lunch. Dito tayo sa Bitukan ng Manok. Let's go! Someday we could all be free. We could change the world if we would just believe. 'Cause faith and love is all you need. This whole world doesn't see. Someday we could all be free. Nandito na tayo sa Tayabas, Quezon. Tayabas pala, hindi pala Lucena. Sabi ko kanina Lucena. Dito tayo magla-lunch sa isang vegan restaurant. Ang pangalan niya, Reasons. Yes! Na-discover ko siya sa Facebook, sa grupo ng mga vegans na nagsishare doon ng mga pwedeng kainan dito sa Pilipinas. Yun. Ayos. Sakto, 11:30 na. Tara, kain na tayo. Tignan, ganyan yung itsura ng pagkain namin. Vegan yan. Mukhang karne. Pero, hindi karne. Vegan lahat. Maraming going on. May tofu, may mushroom, may toge, gulay at iba pa. Ito, vegan calamares. Shiitake. Tapos ito, barbecue. Quesadilla. Matapos naming mabusog, on the road na ulit kami. May isang spot pa sana kaming pupuntahan para mag-overnight kaso di daw pala pwedeng mag-overnight car camping doon. Kaya ito, dahil 2-hour drive na lang Parisal, diniretso na lang namin pauwi. At namimiss na rin namin ang pamilya namin. Maraming salamat sa pagsama sa mga adventures namin ngayong 2023. Muli, maligayang Pasko mula sa Murillo family at mapagpalang bagong taon. See you in our next episode.